Manong, samahan mo naman ako 100 DVD ko. Saan mo dadali? Eh, di sa number one pawn shop company sa Cebuana Lhuillier. Mataas na appraisal. Pag ganito nangangailangan ako ng pera, naiinggit ako sa mga basketball player. Malaki ang sahod. Sayang naman ang anak ko, magaling pa man ding mag-basketball. Kaso, 5'6 lang siya eh. Magkapareho lang pala kami. 5'6 ka rin? Huwag mo ako niloloko. Ayaw mong maniwala? Sige, subukan mong umutang sa akin. Ambo! Malapit na enrollment! Naibigay na ba yung mid-year bonus nyo? Wala pa. Malabo pa nga eh. Milagro kung ibibigay pa. Huwag mong iasa sa milagro ang pag-aaral ng mga anak mo. Sandal na sa Cebuana Lhuillier, ang number one pawn shop company. Doon ang may tunay na milagro. Bakit? Mataas na appraisal. Ha? Milagro talaga! Mare! Saan ang punta mo? Tutubusin ko yung singsing ko. May sentimental value yun eh. Nagpasalin-salin na sa mga henerasyon ng lahi namin. Saan mo ba sinangla? Sa Cebuana Lhuillier. Mababa lang ang interest rates doon. Eddie, makakatulog ka na ngayon. Hindi pa rin eh. Bakit? Eh, teribig humilig si Terio! Merio, ano bang problema mo't matamlay ka? Galing ako sa doktor. Mataas masyado blood pressure ko. Kailangan kong minom agad ng gamot, pero wala akong pera. Punta ka sa sandalan ng lungsod kay Ninong Sep. Isanla mo muna yung singsing mo sa Cebuana Lhuillier. Wala kang dapat alalahanin. Ikaw kasi, hindi ka nag-iingat. Kung anong bawal sa'yo, yun din ang kinakain mo. Tingnan mo ko, puro gulay at isda lang ang kinakain ko. Hindi naman talaga tataas ang blood pressure mo. Bakit? Kasi, pandak ka! Uy, sir! Ano yan? Love letter? Hindi. New Year's resolution ko! Ay, talaga po! Patingin nga! Mula ngayon, kay Ninong Seb lang ako pupunta pag-ipit ako. Yan lang po? Isa lang? Meron pa! Eh, bakit di niyo po sinulat? Hindi na kasi kailangan dahil may Xerox copy pa kasi ako nung last year kong resolutions! Nyet! Pare, samahan mo nga akong tubusin yung kwintas ko? Saan? Saan pa? Eh, di kay Ninong Seb! Sa Cebuana Lhuillier may highest appraisal na, good service pa! Buti naman di mo pinabayaang marimata! Siyempre! May sentimental value yata yun! Ano? Katas lang sound yun! Sebio! Sebio! May disconnection notice tayo mula sa meral ko! Pugutunan tayo ng kuryente pag hindi tayo nakapagbayad ngayon! Yung kwintas ko! Asan yung kwintas ko? Hanapin mo! Tabu ka! Puputo na tayo ng kuryente. Yung kwintas mo pang inaatupan mo. Dahil yun ang makakasave sa atin. Buti na lang at may Ninong Seb tayo. Kundi eh, nagkapareho sana ang kapalaran namin ni Terio at Takyo. Bakit? Si Takyo, kahapon, naputulan ng tubig. Si Terio naman, naputulan ng... Si Terio, ay di ba nasa Saudi yun? Oo. Oh. Naputulan naman ang telepono? Hindi. Na kuryente? Hindi. Ng tubig? Hindi rin. Hindi rin eh, ng ano? Naputulan ng... Nga! Ay! Santin na niya. First date ni Erwin at ni Roxanne. Pagkatapos kumain... Waiter! Yung bill nga namin, please. Ang mahal pa lang dito. Kulang yung pera ko. Diyos ko, paano ba ito? Anong gagawin ko? Nang biglang may nakita si Erwin sa labas ng resto. Wow! Saved by the bell! Save you, Sam! Eh, Roxanne, order ka ulit, baka nabiting ka sa kinain natin. Labas lang ako sandali at maninigarilyo. Ninong Seb, thanks! Tunay na nandoon kayo kung kailan kailangan. Nashock sa Erwin pagbalik sa resto. Punong-puno ng in-order ni Roxanne ang table nila. Hi, Erwin! Halika! Kain ulit tayo! Patay! Malamang bumalik na naman ako dito kay Ninong Seb! Kay bilis namang naglaho ng pag-ibig mo sinta, daig mo pang isang kisap mata. Mami,
Bakit pa na yung kanta ni Inday ngayon? Sintunado naman! Eh, mga anak, gipit kasi tayo ngayon, kaya sinangla muna ng daddy niyo yung stereo natin kay Ninong Seb. Sa Cebuana Lhuillier, the number one pawn shop company. At habang nakasangla, nagpresenta muna si Inday na siya muna ang stereo natin. Magda-drive ako hanggang Baguio! Wow, wow, wow! Mami! Oh, bakit? Ano yun? Si Inday! Isang lagi na rin!